Good evening mga buddy. Dito tayo sa loob ng pier ngayon. Dito sa loob ng South Harbor. Dito magpupulaw tayo. Mamaya pa kasi yung booking ko. Lasing ko pasado. Pumasok na ako dito. Kasi medyo malayo-layo pa yung grahe namin eh. Sa Peninsula pa. Kung napapansin nyo yung video ko, yung naunang video na may paglabas ng truck sa grahe, doon tang grahe namin. Ganito lang sitwasyon dito. Mga veterano, alam na to ng mga veterano. Pero sa mga kagaya kong baguhan, hindi naman totally baguhan, basta pagka nakapasok ka one time, tandaan mo lang yung kung ano yung mga kasalukuyang nangyayari dito, saan ka po pwede pumarada, saan ka po pwede pumasok, ano yung location mo. Tandaan mo lang lagi, tapos matuto lang, disiplina. Bawal ang pasaway dito sa loob ng pier. Kasi mahirap na mabakbakan ka ng tinatawag din ng sticker. Ang sticker nga pala, ini-issue yun. Basta may certification ka. Hindi kaya kahit na walang certification, basta mag-apply ka ng sticker dito, pwede naman. Basta yung lisensya mo, siguraduhin may 8 o number 8 ang code. Gaya nito, yan, puro truck yung sa tagiliran ko, pati yung kabila. Kabilang tagiliran ko, puro truck yan. Sa likod, ayan, mga nagsisipasukan na sa loob ng booth para pull out. Unang-una lang sa mga buddy na gustong matuto sa trailer, sa mga baguhan, sa magiging baguhan, kagaya ko, talagang seryoso, tinursigi kong magkaroon ng ng number 8 na code. Kung wala sa isip mo yung papasokan ng trabaho, hindi ka seryoso, baliwala lang din. Okay. Kagaya sa akin, ako matagal na akong driver. 1998 nagda-drive na ako, pero hindi pa number wala pang number 8 yung lisensya ko. Last year lang, nung 2019, nakapagpadagdag ako ng code. Proseso nun, pumunta ako sa certified na kinukuha na ng certification, mag-exam ka ron, magka-drive test ka. Bale kasi ako, bago kumuha ng certification, nag-healthcare muna ako in 6 months. Ang nagturo sa akin, kasamahan ko rin sa dating trabaho. Hindi ko nababanggitin yung dati kong trabaho. Pwede rin naman DTM. Doon magkasama kami. Tapos isipan na may nag-alok sa amin dito na subukan nyo. Sa madaling salita, tayo naman ay madaling maka ng trabaho, makakuha ng trabaho. Sinubukan ko rin. Nag-helper ako in 6 months sa kada biyahe.
inihiling ko sa driver ko, ako mag-drive. Kasi, po pwede naman eh, po pwede ka mag-drive ng trailer, basta may kasama kang certified driver ng trailer. May number 8 ang code ng lisensya. So, yun. Sa kada biyahe namin, biyaheng Batangas, Nueva Ecija, La Union, kung saan-saan, Bicol, natuto akong dumiskarte. Hindi lang porket marunong ka sa pabante, hindi yun yung number one na pinag-aaralan dito sa trailer. Ang pinag-aaralan ng posto rito, ang pagpatras. Sa pagpapatras, ang buhay namin nakasalalay sa helper. Kailangan marunong tumingin ng helper, marunong magkarkula. Kasi doon kami naka sa helper. Kumbaga, sila yung pinaka-guide namin. Kasi once na sumiyete itong truck, may side na hindi mo na makikita. May side na kailangan pinahan doon, hindi mo na makikita. Sila ang kailangan mo. Kaya, tiwala lang din sa helper. Ayun. Natuto ako. Ito na. By December 26. First trip ko. Yan ng BCA. Ako na mismo ang certified na pinagkatiwalaan na ako ng mayari. Na, biyahe ka na. Okay. So doon. Unang-una, ang kailangan lang dito, seryoso sa trabaho. Mabilis, mindset. Mindset, kailangan mabilis. Tapos, number one, kailangan tiyaga. Kasi dito, puyatan, pagod, mararanasan mo yan. Baka sa isang biyahe lang, kung hindi ka sanay, baka sumuko ka. Ako kasi totally, nag-start ako, truck driver talaga ako. Unang trabaho ko sa Maynila, garbage collector, tagahakot ng basura ng Quezon City, by request. Pag may nag-request sa amin, magakot, kapag kami. Unang step ko doon bago ako natuto, ang hawak kasi ng dati kong driver, compactor ang tinatawag, yung truck na kumakain ng basura. Tapos, naging trucking colorum, naging delivery, naging family driver, naging delivery uli, door to door. Tapos, naging executive driver. Ito ngayon, trailer na ako. Sa trailer na ako. Kailangan dito, tiyaga, puyatan, pagod, ang nandito. Klase ng trabaho. Pero, pagka nakabiyahe ka naman, sulit na. Basta, medyo maganda naman. Kagaya sa amo namin, broker, may sariling biyahe. Kaya, napaka-luwag. Tapos, dito, sa pier, ang trabaho kasi dito sa pier, kung hindi ka sanay na
trap ang hawakan mo, mahirapan ka sa lugar. Kasi bakit? Unang-unang tanong. Dito sa truck, may truck route. Kailangan mo alamin ang truck route. Kung saan lang po pwede dumaan ang truck. Pangalawa, sa delivery, mayroong particular na tinatawag ang mga veterano. Mayroong sariling biyahe. Pag sa sariling biyahe, alam na alam mo na yan. Kung saan lugar, alam na alam mo na kung saan may i-deliver. Ang particular, pagbigay sa'yo ng git pass, wala pang totally na advice kung saan ang delivery nun. Kailangan marunong ang penante, marunong ka rin sa lugar. Kasi naranasan ko rito particular na biyahe. Siguro ang sinungkit ko mga 1 kilometro. Kung sino man sa inyo ang may alam ng lugar ng Sauyo Road, Tupintian, halos kalahati nun sinungkit ko ang wire. Pagdating dun sa malapit sa delivery, nakaputol pa kami ng wire. Sumunod na ano nun kasi hindi nga kaanuan ng lugar. Nirequest namin sa amo namin na kung po pwede, huwag nagkunin kasi isipin nyo ang abala, ang gastos doon sa pagkakaputol ng wire. Kasi ang hindi naman ano ang pera ang problema pag nagkaroon ng sunog kasi live wire yun. Tapos sa mga sariling biyahe kasi paglabas mo sa pier, alam mo na kung saan ka na pupunta. Alam mo na kung saan ka dadaan. Ano muna yung oras. Kumbaga, kalkulado mo na. May time set ka na ganito katagal yung takbo. Kaya paglabas dito sa pier, lalo na sa gabi, ang isipin mo sa sarili mo, yung kayanin mo ang antok. Kaya kung may time na po pwede kang umidlipidlip, umidlipidlip mo muna. Kasi mahirap sa biyahe. Update ko kayo kung po pwede tayo makakuha ng video dito sa loob niya. Kasi mamayang mga lasotso papasok na tayo. Pakita ko sa inyo kung anong magiging trabaho dito sa loob niya pagkatapos ng ay pagdating pala ng oras na pag-uwi ka na pumasok. Kaya sa mga baguhan dyan na trailing na ay may gusto na mag-trailer, masubukan ng biyahing pier, kung desidido kayo, magpadagdag kayo ng 8 para maganda sariling lakad ang lisensya. Kasi ako, sarili kong lakad ang lisensya ko, walang fixer. Kumuha ako ng certification sa RIL, nakapasa ako, pumunta ako ng Tayuman, LTO Tayuman, nag-exam ako. 2 days ko nagawa yung exam kasi inabot ako ng cut-off.
2 days ko nalakad yung lisensya ko, pero okay naman, satisfied, nakapagpa-8 ako. Sa mukha na lang yan. Tapan ko muna yung pangalan. Ayan na. Tiwala lang sa sarili. Kung desidido kayo, makapag-pocho kayo. Yan lang ituturo ko sa inyo. Huwag na huwag kayong lalapit sa picture. Okay. Kaalaman na lang mamaya. Pag nakapasok na tayo ng pier, pag nakapasok na tayo ng yarda, tinatawag nilang mga location. Kung saan ka magsasauli, mga location na kung saan ka magwi-withdraw. Okay mga ka-trailer, tsaka sa mga bago, mga freshman na magiging trailer driver na player, watch out sa inyo. Bye-bye!